Okay, magandang araw sa inyo lahat mga boss. Dito naman ako para magbigay ng panibagong kaalaman no, with regards to labor and employment concerns sa problema paggawa like yung mga overtime, non-payment of overtime, holiday. No. But this time, no, may natanggap kasi akong problema with regards to HMO, no, yung health insurances. Natanggap ko to from my Facebook page and then nasagot ko na rin. Ginawa ko ng content para at least baka may mga related concern din, ha? Same thing with the dito sa problema ng isang nangangalang General Lozano. Babasahin ko sa inyo, pero bago ang lahat, no, intro muna tayo. Okay, sa mga nananatiling tumatangkilik sa akin mga videos, maraming salamat sa inyo kahit na nakikita nyo na tagal na, no? Matagal po ako hindi nakapag-upload ng bagong content kasi nga masyadong busy po ang inyong lingkod. Nako, meron po akong tawag sa ganitang ho, ah, huwag nyo magkakayong alis. Sandali na po. So yun nga, sorry sa interruption, ano, may tumawag kasi. Actually, yung recent call ko is regarding sa force resignation. So tatalakayin ko rin yan. No? Marami kasing tumatawag na pwede bang i-force, no, to resign. Pero yan, ipapaliwanag ko sa next topic. No? Anyway, yun nga, nabanggit ko nga, maraming salamat ko sa kahit matagal na ako nakakapag-upload, marami pa rin nanonood ang videos ko, marami pa rin tumatangkilik at marami pa rin nagtatanong. Lagi kong pinaliliwanag naman, no, every time na magka-upload ako ng videos. Alam ko na majority may problema ng ganun pag maraming tanong. Ano, magtatampo po sa akin yung mga nagtatanong sa YouTube channel ko na mga problema na akala na nila ay hindi ko nasasagot. Pero yun ay kung panonorin niyo yung mga videos ko, related na doon, sinasama-sama ko na lang kasi nga siguro sa mga 10 tanong, pare-parehas lang. Kaya lagi ko nagsasabi kung related ka dito sa videos na to para sa iyo to. Kasi siya na umuulit lang yung tanong. Nababasa ko yun. So, hintayin nyo po yung upload ng content ko para at least doon mapapanood po ninyo may relation doon sa mga tanong ninyo. Yung iba naman mga boss, kasi siya na minsan inaabot ng 2 weeks, 3 weeks doon. Sa ako lang napapansin yung mga tanong kasi sa dami kong inyong lingkod ay masyadong busy. Assign tayo rito 7 days a week. Talagang ginahabol ko na lang yung oras ko. Anyway, huwag natin patagalin mga boss, no? Mabasahin ko na lang yung nabanggit ko kanina si Jeneline Lozano, no? Hi sir, what happened was hindi po ni auto-renew ni HR, yung HR nila, ang HMO ng anak ko. They were saying na I failed to fill out a specific form to request my daughter's HMO to be renewed. As far as I am concerned, auto-renewal po ang HMO and unless ipa-cancel or change ni employee. Nakikiusap po ako sa kanila since last year pa, November, na ihabol sa renewal as my daughter is medyo sakitin as she was born premature, pero wala po silang ginawa. Nagkasakit po ang anak ko last January and I had to delay her hospitalization kasi hinihintay ko po ang prepaid card ng anak ko na dumating and ma-activate. As of writing, may sakit na naman po ang anak ko and dadalhin na naman sa hospital for check-up. Physically, mentally, and financially draining na po kasi. I begged the different people in the office for help, pero wala daw pong magagawa. In contrast sa sinabi ni HMO, so hindi ko nalang babanggitin pero nilagay na yung pangalan ng HMO, Health Insurance Company, na si HR lang ang hinihintay nila to have the HMO renewed. So may pinakita siyang conversation, no, ng HR nila. Bali, ayan po yung official communication namin. I was claiming na bakit ko need mag-fill out eh wala naman akong babaguhin nor i-add na dependents. Tapos another employee had same exact case na hindi daw nakapag-fill out nung form kaya hindi rin na-renew yung HMO ng father niya. And only to find out afterwards na-renew yung sa tatay niya yung sa akin hindi nila nagawa ng paraan.
thanks po sir in advance. Nasagot ko to mga boss, no, pero I have to elaborate, no, after this para mabasa niyo rin o para marinig niyo rin kung ano yung in-advise ko. Maraming salamat Ma'am Jeneline Lozano. I'm sorry to hear this about your child and my apology to answer your messages late due to my busy schedule. Anyway, as far as HMO is concerned, ito pa pakinggan niyo maigi mga boss. Our department, no, the DOLE, do not intervene with the company policy. Since your concern is under the company policy benefits, we only implement government-mandated insurances like SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. However, I can only advise you to make a document appeal and address it directly to your HR. If your HR is still no action on the matter, it's about time for you to have a mediation process with us. Ligay ko yung link saan pwede siya mag-file na complaint. Kaya nabanggit ko nga, no, nasagot ko nga, no, we don't intervene company policy. For as long as yung company policy is hindi mag-violate ng ating labor code. So, yung HMO kasi, hindi naman lahat kasi ng company nagbibigay ng HMO. So, ang problema lang kasi dito ni Ma'am Jenny is hindi na-renew, hindi na-update, no? Kasi nga, kailangan ng anak niya, hindi kung kailangan ng anak niya, siguro siya may dependent siya nakalagay doon, thinking ko rito, automatic lang yung ako lang, for example ako lang, no, wala akong dependent na nilagay, ako lang pwedeng gumamit ng health card kasi nga ako yung talagang main beneficiary ng binigay ng company. So mayroong company policy na sinasabi doon na kailangan mong i-renew or i-update kung sino pa yung dependent, eh pero parang ang pagkakaalam ko meron na siyang dependent na nakalagay doon prior to application dun sa HMO, meron ng dependent na nilagay, yung anak nga niya. Eh, since na expired na, kailangan i-renew. So, yun ang dapat malinaw, no, Ma'am Jenny, na dapat alam nyo na kailangan kung meron dependent, dapat ina-update o nare-renew. Pero hindi ko lang maintindihan, kaya nga nagsabi ako, just to give her the benefit of the doubt, mag-file ng complaint. Kasi nga, bakit yung isa napaboran, no? Hindi rin nakapag-renew, pero na-aprubahan yung father naman. So, dapat kasi ang company policy is equally distributed to all. Ibig sabihin, yung company policy, dapat na magbe-benefits pantay-pantay lang sa empleyado. No, kaya nga sinabi ko, mag-file ng complaint kasi nakita ko rin bakit hindi nga rin din na-renew yung kasama pero na-approve naman yung father. Ibig sabihin, may loopholes doon, may lapses doon sa policy, no? Yun ang mga dapat natin tandaan. Anyway, ang Dolly naman kasi nakikialam ng guyan, no? Pag hindi yun ako nagkasundo yung employer, yung HR, tsaka yung mga empleyado. Well, kailangan kasi doon, hindi naman basta-basta na pagka nagkaroon ng problema, lalapit ka agad sa amin. No? Kailangan din, parang barangay din yan, eh, no? Unahin mo muna yung barangay bago mo iakat sa lower court, no? Yung municipal court. Kasi nga, syempre, hindi pwedeng mabypass yung mababang, ano, yung pinakamababang local government. Ganun din sa company, no? Hindi yung pwedeng i-bypass din yung HR, yung management. Pag wala yung HR, yung top management, no? Kung wala yung top management, yung president, yung CEO, wala yan, yung employer mismo. So, pag hindi kayo pinansin, pwede kayong lumapit sa DOLE. So, yun na po, mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood. So, sana nakakuha na naman kayo ng bagong kaalaman. And then, for my next video, no, mayroon ko tayo tatalakayan regarding dun sa holiday, no? Holiday. So, sa mga nakaraang buwan, mayroon po tayong special holiday. Meron na akong natanggap na problema tungkol sa special holiday. Nagdoble yung special holiday. Nataon doon sa isang araw, nagdalawa ang special holiday. Tatalakayin po natin yan. Kaya tutok lang po mga boss, no? Para at least so, lagi kayong updated. At yung mga hindi pa nagbagong nahagip lang itong channel ko, no? Kung nakatulong po ang video na ito sa inyo, paki-subscribe po and then paki-like din po.
para at least lagi kayong updated sa mga darating pang videos ko. So ayoko na magsalita na pa-comment yung mga problema kasi ang dami magkatapos sa akin kasi nga marami pa po akong hindi nasasagot doon sa mga nag-query sa akin sa YouTube channel ko. But anyway, pinapangako po sa inyo no, na unti-unti ko po sasagutin yan yung mga nagko-comment sa YouTube channel ko. Kasi nagdalawa po kasi ako no, nagkaroon po ako ng Facebook page. So, doon kasi doon sa Facebook page ko ayoko magtampo eh kasi parang halos lagi-lagi araw-araw tatanong po yun sa aking personal messages no. So nasasagot ko na parang sa sobrang busy na nakakalimutan ko na sagutin doon sa YouTube channel ko. But pangako ko po no, masasagot ko po lahat yan. Okay, maraming salamat po hanggang sa muli. Abangan niyo po yung susunod kong video. Thank you so much. Bye-bye.